Na. Tawarin mo ko, anak. Titigil ko ng ginagawa ko. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko gustong iparamdam sa'yo ng mas mahalagang ibang tao kaysa sa'yo. Patawarin mo. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Wala akong ramdaman. Hindi niyo ako nasaktan. Pasensya na. Pero matagal nang wala ang kakayahan ninyo para saktan ako. Gusto ko na magpahinga. Lungkot naman ni Mang Greggy, Buboy. Lapitan mo siya. Mukhang kailangan ka niya. Tatay Greggy. Morning po, attorney. Bakit po? May mga sinabi ako sa'yo. Wala po yun, attorney. Gusto ko lang malaman mo na okay sa akin na nandito ka. Salamat ho. Pero gusto ko gawin natin professional. Ano pong ibig yung sabihin? Pupunta ka dito, papasok ka araw-araw, gagawin mo mga trabaho mo, tutulog ka sa gawain. Pero susweldohan kita. Huwain ako, wag na ho! Esther, hindi ka pwede maging sapat na lang sa pagbibigay sa'yo ng mga gulay at itlog. Gusto mo yung pakiramdam na para ka nililimusan? Good. Pwede mo pa rin naman tanggapin yung mga gulay at itlog eh. Regalo yun. Pero sa akin, matatanggapin ka sweldo. Nakakahiya naman po, attorney. Kahit huwag na po sana. Gagawin mo lahat para sa anak mo, di ba? Dahil yung kikitain mong pera, pagpapaguran mo yun. Maging proud ka sa sarili mo. Tuwing kinsalas at katapusan, pupumunta ka sa opisina ko, sa tabi ng health clinic. Kuno mo yung sweldo mo sa sekretarya ko. Maliwanag. Opo. Salamat po. Starla, ano kayong gagawin natin? Mukhang matindi ng pagkakatampuan ni Tatay Greggy at Tati Teresa eh. Ay, nako. Nakakalungkot nga eh. Lalo na nakakaawa pa si Mang Greggy. Eh, paano kung umalis na si Ate Teresa tapos hindi pa rin sila magkakabati? Eh, paano kaya kung i-wish natin na sana hindi na matapos yung trabaho ni Ate Teresa? Para dito na lang siya lagi! Eh, Starla, bad wish naman yun eh. Hindi magiging masaya si Ate Teresa. Magiging malungkot siya. Oo nga. Teresa! Oh, Philip. Kamusta? Ano ito yung ginagawa niyo? Ginagawa? Saan? Sinabutahin mo yung project ko. Kinausap niyo si Mayor na huwag ako suportahan. Philip, hindi ko alam yung sinasabi mo kasi unang-una, hindi ko kinakausap si Mayor. Oo, hindi ikaw. Yung tao mo. Si Attorney Dexter. Si Dexter? Of course, kakausapan niya si Mayor. May mga inaasikaso kaya kaming permits. But it doesn't mean na nabutahe kami ng project. In fact, suportado yun ang kumpanya ko. Ano? Nakumbinsi mo sila? Suportahan ako?
Of course, yes. Mga kabaryo! May pagpupulong po tayo sa plaza! Uy! Duk Philip! Ayos na! Nakausap ko na si Atty. Dexter! Okay na sa oray! Ano to? O di ba sabi ko sa'yo, suportado ng kumpanya ko yung project. Expect ko, magbibigay kayo ng materyales. O hindi, hindi kami ganun. Ang kumpanya ko pag sumuporta, all out. Teresa, inagaw mo yung project ko? Excuse me, inagaw? Oo, inagaw. Project ko yun eh. Pero dahil may pera kayo, inangkin mo. Iyon na. Philip, as far as I'm concerned, hindi ikaw ang nag-imbento ng solar light bottles na yan. So what? Dahil ikaw ang una nakaisip, hindi namin pwedeng gamitin para makatulong? Hindi yun ang sinasabi ko. Eh ano? Anong gusto mo, Philip? Credits. Gusto mo ng credits? Gusto mo ikaw ang purihin ng mga tao dito, no? Hindi. And then what? What do you really want? Gusto mong makatulong dito, hindi ba, para guminhawa ang buhay ng mga tao dito? Para kahit wala silang kuryente, may ilaw sila. Oh, humingi lang naman din ako ng suporta doon sa NGO na kinatulong mo. Basically, lahat ng ginawa mo, inuulit ko lang. But on a bigger scale, para mas maraming matulungan. Alam mo, ginagamit ko tong project na to para kumbinsin ang mga tao dito huwag benta yung lupa nila. Pero ikaw, ginamit mo to para ano, pabawin yung pangalan nyo? Para kumbinsin yung mga tao dito huwag benta yung lupa nila? Alam mo, Teresa, yan isang bagay na ayoko mangyari. Philip, I don't know what you're talking about. Andito kami para tumulong. Okay? Stop being immature. Noong una po, namigay po kami ng rechargeable na ilaw at ventilador upang ipakita namin ang pagmamahal ng Rosales Group. At kayo po, muli namin ipapakita ang aming pagmamahal sa pamamagitan po ng pagbibigay ng solar light bottles po. Naniniwala po tayong lahat sa swerteng dala ng mga alutap-tap. Pero kadalasan, yung swerteng yan, tayo rin naman ang gumagawa. Kaya po sa tulong ng Rosales Group, sama-sama tayong gagawa ng swerte. Sama-sama tayong gagawa ng mga solar light bottles. Sama-sama tayong maglalagay ng ilaw sa mga tahanan natin, sa mga kalsada, sa buong bahay maulap, kung paano ginawa ng mga alutap-tap. Sige ba? Tara, paliparan na natin. Oh. Tara. Akin na to! Hoy, J-Boy! Di naman sa'yo magmukuhanin! Akin na to ngayon! Hoy, yung sarang ko na ko! Popoy, ano nangyari? Si J-Boy, inakbo yung sarang ko. Mad ka talaga? Hindi sa'yo yan. Hindi mo dapat yung kinuha. Salbahe talaga yung J-Boy na yan. Oo nga, salbahe siya. Tinangay niya yung saranggola ko. Sana siya naman yung tangayin ng saranggola ko. Sige, Popoy. Tama ka dyan. Hello! 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 Hello!
Ano ba ito? Si Jepoy talaga, no, pare ko, eh. Parang hindi na magbabago. Oo nga, eh. Hayaan na lang natin siya. Sige. Uy! Tingnan mo! Hello? Oh, Jepoy! OMG, Jepoy! Nakakaloka! Eww! Ano nangyari sa'yo? Bakit yun na itsura mo? Wala ka na doon! Ano nangyari sa kanya, pare? Eh, ano pa nga ba? Buti nga sa'yo, Jepoy. Bad ka kasi! Di ko alam! Sige, tara na. Jepoy? Oo. Nag-wish kasi si Popoy na sana daw tangayin si Jepoy ng saranggola. Tinupad ko, kaya ayun, siguro nilipad siya. Naglanding sa putikan. Starla, hindi mo dapat tinupad yun. Bakit naman hindi? Eh, ang salbahe kaya ni Jepoy. Dalawang beses na niya ako kinidnap. Tapos nananakit pa siya ng ibang bata. Kaya dapat lang na mabalutan ng putik ang buong katawan niya. Paano kung hindi sa putikan nahulog yun? Paano kung sa batuhan? Eh, di nasaktan yun. Hala! Oo nga, no. Ayoko naman saktan si Jepoy. Gusto ko lang siya turuan ng leksyon. Starla, sabi nga ng tatay ko, kahit gano'n kasalbaya ang tao, pwede lang natin siyang gabayan. Tulungan natin siya magbago. Pero wala tayong karapatan na parusahan siya. Pag inisip natin, pwede natin parusahan lahat ng kapwa natin. Magulo yun! Magkakasakitan tayo. Masasalbahay ang mundo. Hindi mas magiging mabuti. Tama naman yung tatay mo, Buboy. Oo naman! Tere, ang galing ng naisip mo na to. Oo nga, Mother. Ginamit na weapon ito laban sa'yo, pero it turned into your own weapon. Ay, bongga! Bongga! Oh, ano, Dok? Nakita mo na. Hindi naman nila pinipigilan yung proyekto, eh. Sila pa nga ang promotor. Hindi mo pa nakikita. Naluloko nila mga tao dito. Dok naman, ang bawat isa sa kanila, uuwi, may daladalang ilaw para sa kanilang tahanan. At saka yung gusto natin, bawat kanto, magkakailaw, buong kalsada, may solar light bulb para maliwanag. Oh, mangyayari na. Ano namang panluloko doon? Nakuha na natin ang gusto natin. Ang problema, makukuha din ni Teresa yung gusto niya. Saan dito ang plaza? Diretsyohin niyo lang ako. Matutumbok niyo na. Salamat, ah.
Mother Tere. What? Ano? Yes, sir. Robert? Hello, Tere. Robert! Ano ginagawa mo dito? Surprise, surprise. Yes, I am. Eh, napalitaan ko kasing pupunta itong dalawang to dito for an event. So, isip ako, hindi kaya sumunod na lang ako ron. You know, just to observe. Kayo ba pinapamalita niyo sa opisina ng mga ginagawa ko dito? Hindi. Hindi to, Mother Tere. Relax, Tere. Walang kasalanan yung dalawang yan. Look, you should know me by now. I have my ways of finding out things. I know, obviously. So, how do you find it? Nice. Good setup. I saw it from the time I came in. And of course, you know very well that I am now a major stockholder of Rosales Group. So I think it's only fair that I should check on my investments, right? Yes, very true. Have a seat. Have a seat. Okay. Uy, Mang Greggy, magandang umaga. Kapitan. Ang galing talaga ng anak mo. Sa kanya lahat ito. Sandali lang, Mang Greggy, ha? Tate Greggy! Oh! Ay, Mang Greggy. Yes, sir. Tate Greggy, magic daw po pala ito ni Ate Teresa. Sino kaya yung kausap natin, Teresa? Aligagang-aligaga siya. Dito na yung makalapit si Mang Greggy. Uy, Tate Greggy! Si Ate Teresa po! Di ka puntaan po natin! Di ka na po, Tate Greggy! Sir, good afternoon po. Yeah, ikaw naman, ba't nagpagod ka pa? Yeah, ako rito. Okay, let's wait a minute, excuse me. Yan, go ahead. Mukhang busy ang Ate Teresa mo, ha? Huwag na. Mamaya na lang. Baka makaabala tayo. Uy, Tate Greggy! Si Ate Teresa parang mag-i-speech na po! Naku, nakaka-proud naman po si Attorney Mang Greggy. Si Ate Teresa talaga mahusay sa mga speech-speech na ganyan. Kapabaryo, alam kong excited po kayong gumawa ng mga solar light bottles para magkaroon ng liwanag ang mga tahanan ninyo, pero pansamantala ko po muna kayong patitigilin. Dahil meron po akong gusto yung pakilala ng isang tao sa inyo, siya po ang taong nagsimbing liwanag sa buhay ko. Ikaw na yun, Mang Greggy! Nako, tsako! Si Greggy, tinutukoy niya. Andiyan ba si Greggy? Naku, papasalamatan po ata kayo. Oo nga po, Tate Greggy. Ang taong pinagkakautangan ko po ng buhay ko. Ang taong itinuturing kong ama. Boss ko po, at isa sa mga may-ari ng Rosales Group, Attorney Robert Salazar. Ouch! Sakit na po ng kay Mang Greggy. Ayun, dito ko sasabi ko. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang aking pagbati, katulad na sinabi ni Tere, ako po si Robert Salazar, isa pong abogado na katulad niyan, at magkasama po kami sa aming law office. Hindi ko na po kahahabaan nito. Kaya kwento lang po ako ng konti tungkol kay Tere. Alam niyo po, noon pa man, madalas na niyang banggitin sa akin ng tungkol dito sa Baryo Maulap. Sabi nga niya sa akin eh, dito na siya lumaki, dito siya nagkaisip,
Dito nabuo ang kanyang mga pangarap. At noon pa rin, madalas niya sabihin sa akin, pagdating ng araw na matagumpay na ako, kung ano man ang kapalarang mapapala ko, ang anumang swerte, ang gusto ko ay maibahagi ang lahat ng yon sa mga kabaryo ko dito sa Baryo Maulap. Kaya po kaming mga taga Rosales Group ay narito ngayon dahil mahal kayo ni Tere, mahal din namin kayo. At ang swerteng sinasabi ko po, eh hindi lang po dyan sa ilaw na ginagawa ninyo. Pinapangako ko po sa inyo na ang Baryo Maulap ay magiging maunlad at sisikat po ito. Pagdating po ng araw, dadagsain ng mga turista ang lugar na ito at bibili ng mga local products na ginagawa ninyo rito. At kapag ka nabuo na ang pinaplano namin para dito sa inyo, nako, higit pa. Marami rin sa inyong matutulungan namin magkaroon ng trabaho dahil magtatayo po kami rito ng isang malaking hotel, isang napakagandang resort na mayroong golf course. At bukod pa ron, marami pang ibang establisamento na mangangailangan ng manpower. Kaya't ako po'y naniniwala, talagang sisikat at lalago ang Baryo Maulap. Siguro nga, may katotohanan ng swerteng dala-dala ng mga alitap-tap. Hoy nako, eto na naman yung mga alitap-tap stories na yan. Salamat po. Salamat. Pwede bang tanong? So, walang question-answer portion. So, no, hindi ka pwede magtanong. I'm sorry. Pagbigyan natin. Sige. Ano pong katanungan nila? Sinabi niyo na mahal niyo ang Baryo Maulap. Anong gagawin niyo sa Baryo Maulap? Kagaya nung katatapos ko lang sabihin kanina, makakatulong kami rito sa inyo. Malinaw sa akin na bubuldoser niyo yung lupa rito, magtatayo kayo ng hotel. Ang malabo sa akin, anong gagawin niyo sa mga tao dito? Makakapagbigay kami ng maraming trabaho sa mga taga rito. Magbibigay kayo ng trabaho, pero hindi agad-agad. Maghihintay pa kami ng golf course niyo, ng resort niyo, ng hotel niyo, tapos mag-a-apply kami sa inyo. Tama ba? Sa palagay ko naman, natural lang yung ang kahit na sinong nais maging empleyado, dumadaan sa application process. Hindi, yun nga malabo dito eh. Nangangako kayo na magbibigay kayo ng trabaho. Pero karamihan ng tao dito ay magsasaka. Yung lupa nila, kadugtong ng buhay nila. Ano mangyayari na lang kung bibili niyo yung lupa nila? May point si Doc Philip dun ah. Magtatayo kayo ng building, ng resort. Ano trabaho nila? Oo nga. Huwag mo namang masyadong tawaran ang kakayanan ng mga kabaryo mo. Kasi sa himig ng pananalita mo, para bang hindi pa nga sila nagsisimula, hindi na sila matatanggap, para namang tinatanggal mo sila ng karapatang mangarap, di ba? Hindi, ang ibig ko sabihin, ha? Hindi totoo! Sinungaling kayo! Hindi totoo yung sinasabi mo! Hello? Bakit pinatay yung mic ni Doc Philip? Hoy! Hoy! I think that's more than enough na nakasagot ako sa'yo. Siguro tama si Tere, hindi naman ito beauty contest na mayroong question and answer. Mas maganda po siguro balikan natin ang paggawa nitong mga ilaw na ito para lalong lumiwanag ang Baryo Maulap. Di ba? Maraming salamat po! Hello? Pinainan niya yung ulo ni Doc Philip? Sino isa mo? Doktor, hindi ko sa klinik sa Baryo Maulap. Doktor? Baka na ako tricycle driver. Siya yung kumakalaban sa akin. Ito sinasabi ko sa'yo. Dapat. Winarningan mo sa kanya ba itong project sa sinasabi? So sorry. Sinusubukan ko talaga. It's okay. Andiyan yan. Alam mo, kung ibabase ko sa reaksyon ng mga nandun sa plaza, maraming naniniwala dun sa Philip, ha?
Respetadong tao dito si Philip, Robert. Credible siya para sa mga taga-baryo mo ulan. But don't worry, I'm handling him. How? Well, itong solar light bottle project na to. Project niya yan. Para kahit walang kuryente dito sa baryo mo ulap, kahit pa paano, guminhawa ang buhay nila. And then, hindi na nila kailangan magbenta ng land sa atin. At tinagaw mo sa kanya? Nang mawalan sila ng pondo. You turned it around. Same project with a different message. Ginawa ang promo ng Rosales Group. Now, that's what I call a very wise So see, there's really nothing to worry about. Like I've said, I'm handling him. If you say so. Do you want something to drink? Ate Greggy! Ate Teresa! Hello po! Hey! And who might you be, little boy? Ako po si Buboy. Kapatid po ko ni Ate Teresa. Yes. Kapatid? Adopted. At ito po ang tatay namin, si Tatay Greggy. Halika po. Oh. Hindi ako nagkakamali eh. Nagkita tayo kanina. Doon sa plaza. Ano pala? Ako po si Robert Salazar. Regina Chavez. Pleasure po. Here, Robert, have some soup. Ay, nako. Thank you, thank you. Ito pa kanin, oh. Reggie, ang sarap talaga ng mga pagkain inihanda mo ngayon. Hoy, huwag kang magtataka, ha? Baka mapadalas ang dalaw ko rito para makikikain na ako. Salamat. Hindi ka makakain kasabay namin. Nauna na lang kaming kumain kanyang pagkaluto. Tsaka masigit na yung mesa. Dali ah. Sige. Wow, kakatuwa naman. Ang dami bisita. Hello po. Sir Robert. Yeah. Paano mo nga nalaman na may event ako ngayon dito? Tere, the office is my house. Now, anything that happens and everything that happens in my house, alam ko. That's not exactly an answer, you know that. Hindi mo talaga sasabihin sa akin, anak. Yes, I know it's not an answer. Tere, halos lahat, itinuro ko na sa akin. Kaya mo naman magtira ko ng konti para sa akin. Mm-hmm. Sige na nga, nagsasabi mo eh. Thank you for understanding me. Ito suban, no? Panghimagas. Ate Greggy, pwede po. Wow, sige. May suman pa. Teka, please. Forgive me. Ano yung bote niya? Tsaka bakit may umiilaw sa loob? Ito po. Si Starla po. Starla? Hello po, Tony Robert. Si Starla yung kaibigan niya. Alitak. Actually, best friend niya. Mahal na mahal niya ang tap-tap niya. Boy, totoo ba yung sinasabi ni Tere? Opo. Parikoy, akala ko ako best friend mo. Hindi, parikoy. Ikaw yung best friend kong tao. Si Starling yung best friend ko, alitap-tap. Ikaw naman, Tonton. Nakuha mo pa magselos. O.A. ka, ah. Magkatilosan pa din yung tanong mo. Iyak ka na, Suman. Yung isa, iuwi mo kasi para hindi ka magutom. Tsaka kilala parang, kita. Tsaka para huwag akong maubusan. Thank you for visiting. Sana naman next time. Please, pwede bang hindi surprise? Where's the fun in that? Worth it. I'm going to rely on the fact that I'll be back. Mm-hmm. You know me. Yes, I know you. Muna na kami. I'll call you Frida in the morning, yes. Okay? Sir. Sige, Mother. Javi. I'll be right behind you, yes. Robert. Sige.
Dre? Dre, ikaw na bahala rito. Yeah. And please, you watch out for that doctor, huh? Don't worry, ako na bahala dyan sa Philip na yun. Okay. Thank you. Buti pa si attorney nayayakap si Ate Teresa. Kailan na kaya mayayakap si Mang Greggy? Remember, I'll be back. I will. Ah, sir. Ingat po kayo, ha? Huwag po kayo maglala. Kami na pong bahala dito sa Barrio Maulap. Konti na lang makukuha na namin to. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo pagsabotahin ng mga lupa dito? Ah, boss yung kay Pedro. Nilaso na po ng mga bata ko. Siguradong wala na po ang tutubo. Good. I'll see you in the morning. Sige po. Pahinga ka na. Ang swerte mo, boss. Bilib na bilib sa'yo ang tatay ko. Pero balang araw, tatanggapin ako ni Robert Salazar bilang anak niya. Pagdating ng panahon na, dapat alam mo kung saan ka lulugar. Dahil ako ang anak, hindi ikaw. Teresa, di ko alam kung darating pa tayo dun sa klaseng pagtitinginan ni Robert. Sabi ko na nga, Be, may isipin ni Mang Greggy. Pero umaasa pa rin ako, kahit man lang bago ako mamatay. Kalapit tayo ulit. Salamat to sa pagluluto niyo para sa mga bisita ko. Si Ate Teresa naman kasi. Mang Greggy, sana huwag ka na malungkot. Starla! Nakakaawa talaga si Mang Greggy. Kung nakita mo lang. Talaga? Umiiyak si Tate Greggy kagabi? Hindi siya umiyak, pero nakita ko nasaktan siya. Tingin ko kasi, nakita ni Mang Greggy kung paano si Ate Teresa kay Attorney Robert. Parang sila yung magtatay. Sa nangyayari ngayon, malapit na matapos ang trabaho ni Ate Teresa. Hala, ibig sabihin, aalis na siya? Oo, aalis siya nang hindi sila magkasundo ni Tatay Greggy. Mang Greggy! Maganda umaga. Oh, Pedro! Magtago ka, Starla! Eh, maganda umaga, ho. Eh, Mang Greggy, yung mga ibinigay niyo hong binhi, hindi ho tumubo, eh. Ganun ba? May isa walang tumubo? Oo. Eh, Mang Greggy, baka ho pwedeng humingi ako ng mga binhi. Kapag tumubo, ho, papartihan ko na lang kayo ng ani. Bakit kaya namimigay ng binhi? Nakatiwang mo ng lupa nila. Hindi na papakinabangan. Alam kong alam niyo na kung walang pakinabang ang mga tao dito sa lupa nila, madali sila magbenta sa akin. Pero kung meron, mahihirapan akong gawin ang trabaho ko. Kung alam niyo yun, bakit yung ginagawa? Kinalulungkot ko, Pedro. Hindi na kita pwedeng bigyan. Maraming salamat na lang, ho. Hala? Ba't kayo hindi na tinulungan ni Mang Greggy, no? Starla! Kawawa naman si Mang Pedro, Buboy. Bakit kayo hindi tinulungan ni Mang Greggy? Hindi ko nga alam eh. Tinatanong ko naman si Tati Greggy kanina. Ayaw sumagot. Komplikado daw ang sagot. Hala? Ano ibig sabihin nun? Ewan ko.
Pero alam mo, Starla, si Mang Pedro, parang si Tatay Greggy na lang pag-asa niya kanina, tapos nawala pa. Sana may iba pang pag-asa si Mang Pedro, no? Pati yung mga iba pang tao dito sa baryo ng Ulap. Alam mo, Starla, naririnig ko sa mga teachers ko na kapag pinag-uusapan nila na yung mga tao daw dito kapag nawala ng pag-asa, ibibenta na lang ang mga lupa nila. Saka aalis. Naku, ibig sabihin, kapag nawala na ng pag-asa ang mga tao dito, ibibenta na nila yung lupa nila. Sa Ate Teresa, aalis na. At hindi sila magkakasundo ni Tatay Greggy. Ang kailangan nila, pag-asa. Pwede kaya natin nilingin yun, Starla? Hindi ko alam eh. Edi subukan na lang natin. Sige! Sana magkaroon ng pag-asa ang mga tao dito sa Baryo Maulap. Ano man ang hiling, aking tutuparin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Doc Philip! Tanor! Mga apol, halika. Magandang araw. Uy, magandang araw. Hi, Doc. Kakain ho ba kayo? Ay, teka lang, yung menudo. Hindi ako kakain. Napadaan lang ako para imbitahin kayo mamaya. Usap-usap tayo. May pulong dun sa office ko. Dun sa health clinic. Para saan, Doc? Eh, magtatayo tayo ng kooperatiba. Ganito yun, mga ambo. Kunyari, may isa tayong kabaryo na magsasaka. Nakangailangan ng pera. Pambili ng binhi. O kaya, para sa pataba o araro. Hindi may mahihiraman siya ng pera. Parang ba? At ang maganda po dyan sa kooperatiba, yung umuutang dyan, miyembro din. Kaya yung tubo ng utang niya, parte nun, nadadagdag sa share niya. Tama. Wow! Galing mo naman, George. Wala yun. Natutunan ko lang sa school. Yan! Yan ang apo ko! Aba, ay meron naman palang natututunan sa eskwela ang linte! Siyempre, loob. May inspirasyon eh. Aba, maganda nga yan ha. Kapag ipit ka, may mapupuntahan ka. Tama ka dyan, Anor. Andahan sa kooperatiba ang ating Baryo Maulap. May bagong pag-asa. Kaya nandito kami para humingi ng tulong sa inyo. Kung meron kayong kaibigan na gusto sumali sa kooperatiba, eh, sama niyo mamaya. Sige po, Doc. Ano? Sige, asahan ko yan, ha? Sigurado ho ba kayo hindi na ho kayo kakain? Hindi, hindi. Iikot po kami. Maraming salamat. Busog nga daw, hindi nga daw. Grand Doc. Bye, Doc. Okay, pabano muna namin. Maraming salamat. Salamat, Doc. Oh, kita tayo mamaya. Salamat po. Kapitan, Doc. Sige, sige. Mga po, asahan namin kayo. Kapitan, ha? Oo. Magandang araw, Mang Kulas. Mang Kulas, magandang araw. Hindi, dapat. Saan? Oh. Salamat sa iyo! Salamat! Salamat! Ano naman gusto niyong magaling na doktor na iyo? Uy, wala na yung nililingon mo. Mga kababaryo, magtipon-tipon po tayo mamaya sa Barangay Health Center. Magtatayo po tayo ng kooperatiba para sa bagong pag-asa sa Baryo Maulap. Magkita-kita tayo doon. Teresa, magkita tayo mamaya dyan sa Barangay Health Clinic. Magtatayo tayo ng kooperatiba para di na natin kailangan magbenta ng lupa. Kita tayo mamaya, ha? Mga kababaryo, makita-kita po tayo sa Barangay Health Clinic. Starla, hindi ka pa kumikinang ah. Oo nga, Buboy. Baka mali yung hiling natin. Sa bagay, baka hindi pwede yung hiling na magkaroon ng pag-asa. How dare you? Teresa, nandito ko pala. Sinigaw mo yung pangalan ko sa megaphone kanina. Tukol sa hindi pagbebenta ng lupa. Ano, binati lang kita. Nangasar lang ako. Sumobra ba? Sorry, ha? Yung kooperatibang sinasabi mo, walang pupuntahan yan. Bakit naman? Bubuo ka ng kooperatiba para gumawa ng pera?
Oo. Yung mga taga rito, saan naman nila gagamitin yung perang inutang nila? Eh, minamalas nga ang baryo maulap. Di ba? Ang mga pananim dito namamatay. Ang mga hayop pinipeste. Yung utangin nila, saan nila gagamitin? O di mas lalong nalugi ang mga tao dito? Hindi mo ba narinig? Dumating na swerte dito sa baryo maulap. Nandito na yung Rosales Group of Companies. Wow. Kinakausap ka na maayos. And you decided to be sarcastic. Alam mo, Teresa, kinausap din na kita na maayos, di ba, na isang araw? Akala ko, susuportahan mo ako dito sa proyekto. Pero ano ginawa mo? Kinausap mo si Mayor para itigil yung project. Para agawin mo ito. Gaya nga na sinabi ko, hindi ikaw ang nag-imbento ng solar light bulb. Alam ko, pero hindi mo kailangan pamukha sa akin na tanga ko. Pero ano ginawa mo? Tinuloy mo pa rin para magmukha akong tanga. Tapos ngayon sasabihin mo, sarcastic ako. Ah, so lahat ng to ginagawa mo dahil galit ka sa akin? Hindi. Ginagawa ko to para sa baryo mo ulang. Ayokong napapagsamantalaan sila. Pero aminin ko, ginaganaan ako magsalita dahil ginagalit mo ako. Doc! Nandiyan ang mga kasama ko sa kooperatiba. Magus mong sumali, paiwan ka. Doc! 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 Uy, sila kami. Uy, si Attorney. Attorney Tire. Attorney. Attorney, magandang umaga. Ano po? Ka na malungkot, Buboy. Sinubukan naman natin eh. Oo, Starla. Basta subukan pa rin natin makatulong sa mga tao dito. Starla! Natupad, Buboy! May bagong pag-asa ng baryo maulap! Ano kayang pag-asa yun? Boss, saan kayo pupunta? I need to leave. Umiinit ang ulo ko kakaisip na nandito lang sa tabi ko may binubuong grupo tong si Philip para sirain tayo at labanan ako. At wala akong magawa. Magpahinga. Napagod po ba kayo sa trabaho nyo? Parang ganun na nga. Siguro po, kailangan yung mamasyal. O kaya mag-relax. Mamasyal? Opo. Katulad nung ginawa namin ni Tatay Greggy, nilibot po namin ang paligid ng baryo maulap. Sakay po ng pick-up. Gusto mo magmamasyal din tayong dalawa? Para makarelax ako? Oo, Ate Teresa. Mukhang kailangan mo nga yan. Sige po, ngayon na po ba? Kasama po si Tatay Greggy? Oo, isama natin si Mang Greggy. Hindi na. Kahit dalawa na lang. Hindi pa kayo nakapamasyal na kahit dalawa lang eh. Ano? Halika na. Namasyal na tayo. Sige po! Tara. Yay! Papasyal kami! Oh, bakit kasama si Starla? Ha? Kasi po, kaibigan ko po siya. Gusto ko po siyang isama sa pamamasyal. Bakit si Tonton, kaibigan mo din, di ba? Kasama ba natin? Hindi. Kasi lakad doon ang magkapatid mo, Boy, di ba? Hindi ako isasama. Ate Tere naman, oh. Sige na, Buboy. Ako nang bahala kay Starla, ha? Lumakad na kayo ng Ate Teresa mo. Oh, no! Ala! Iiwan nga ako! Halika na, Buboy. Alis na po kami. Sige. Tara na.
Hoy, Buboy! Hoy! Ano, Starla? Tayo na lang magkasama ngayon. Eh, ano pa nga po ba? Hay nako, Buboy. Sabi mo, hindi mo na ako iiwan. Pedro! Oh, attorney. Oh. Kamusta ho? Ayos naman. Doon pa yung mga kasama mo, iniwan mo na. Hindi ko kasi alam, attorney, kung sasali pa ako doon sa kooperatiba na yun. Eh, bakit naman? Hindi ko kasi alam kung may pag-asa pa ang pagsasaka dito sa Baryo Maulap. Alam niyo, attorney, tama ho kayo. Kapag hindi ho tumubo ang mga pananim, may mababaon lang ako sa utang. Eh, ano nang plano mo niyan? Bibenta mo na ba yung lupa mo? Eh, parang yun lang ho ang magagawa ko eh. Naghihirap na ho ang pamilya ko. Ang iyan na ho ako sa mga anak ko. O, sige. Dali mo yung mga papeles ng bayad at lupa mo bukas. Gagawin natin ang paraan niyang problema mo sa pera, ha? Pero Pedro, may alok pa sana ako sa'yo. Ho? Ano yun, attorney? Trabaho. Gusto sana kita maging security namin dito sa Baryo mo. Maganda yung sweldo nun. Gusto mo ba yan? Eh, oo. Gustong-gusto ko yun, attorney. Salamat, oh. Sige. Eh, tutuloy na ho ako. Sige, sige. Sinusunod ko lang ang payo mo, boss. Nakakita ko ng opportunity. Sinunggabang ko. Ngayon, magkakaroon na ako ng tauhan na galing mismo sa Baryo Maulap. At sisiguraduhin sa akin ang loyalty niya, hindi sa'yo. Ay, ako si Mang Greggy. Iniwan din naman ako. Si Buboy kasi, sabi niya di daw niya ako iiwan. Pero yun pa rin ang ginawa. Teka. Kala niya siya lang pwedeng mamasyal? Mamamasyal din ako. Tsaka, hahanap ako ng kalaro. Hindi ako iiwan. Yes! Saan naman ito? Teka, saan kaya ako unang mamamasyal? Ah, baka doon. Naku, ang layo na nito ah. Baka maligaw na naman ako nito. Naglalarong bata! Sana pwede ako sumali. Kasi hindi pwede. Kasi wishing star ako. Aray! Ano ba? Malis ka na nga doon. Hindi ka naman nakakatama ng latte. Tara, laro! Ay, pareho pala tayo. Walang kalaro. Hindi nila ako pinapasali dahil hindi kita mapatama. Sana nga, kahit gaano kalayo, mapatama kita. Ayun lang ba?
O di sige, para kahit ikaw man lang sumaya. Pagod namang maging taya. Sana mahabol ko na si Lynn at yung mga iba upang kalaho para sila naman ang maging taya. Dapat, kapag naglalaro, lahat nag-e-enjoy. Kaya para patas, dapat iba naman ang taya. Ano man ang hiling, aking puto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Iwanan ko na kayo, ah. Enjoy! Taya! Magtaya-daya mo naman! Ba't ako tinataya mo? Magtaya mo talaga? Uy, tama! Magtaya! Hala! Hala! Umiti mo ulit ang Nebula! Bakit ba tayo huminto dito? Wala lang po. Eh kasi, nung namasyal po kami ng Tatay Greggy dito, huminto din po kami. Pikit, pikit, pikit! Saan mo lamang ang mata mo? Sige po! Oh. Wow! Grabe tayo! Ang ganda-ganda po! Woo! Ang bilis-bilis mo! Tayo po ako! Ah! Yeah! Salamat po! Maraming salamat po! Uy! Grabe tayo! Ang ganda po!
Isa. Hmm. Okay lang po ba kayo? Naman. Bakit? Eh, nung pumunta po kami ni Tatay Greggy dito, naiyak din po siya. Ay, naku, hindi ako umiyak. Halika na, isa tayo dito. Kita dyan, ate. Ano man ang hiling, aking gusto rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, Nana! Good luck, ate. Sana mapansin ka niya. Walaan ko kinain mo. Ano? Mais, no? Ha? Bakit? Kasi meeting ako. Ayan o, ang laki. Mais. Nuna tayo! Si Starla po! Huwag kayong masyadong mag-alala, mga bata. Baka may mga nangyayari lang na hindi natin alam, kaya sunod-sunod ang bad wishes ni... Saya! Ang dami kong natulungan! Ang dami kong natupad! Teka, napalayo na ako ah. Kailangan ko na makabalik. Baka hanapin ako ni Mang Greggy. Hay, salamat! Nahanap din ang pabalik. Si Mang Greggy, hindi na niya mahahalata na nawala ako. Stana, bakit wala pa si Nabubuhay Teresa? Kung isinama po nila ako sa pamamasyal, masasagot ko po yung tanong niyo, Mang Greggy. May gabing-gabi na. Kanina pa sila umalis. Saan kaya nagsuot ang mga yun? Ako, huwag na mag-alala, Mang Greggy. Pero, sana naman wala nangyari sa kanila. Nako! Eh, wala na palang daan dito eh. Eh, saan po kaya papunta yung daan na to? Ang alam ko may daan din siya pabalik sa atin eh. Sige po. Tara. Sige po. Seatbelt ka na. Teresa. Oh. Nasaan po tayo? Alam niyo pa po ba itong lugar na to? Hindi ko na alam kung anong tawag dito sa lugar na to, pero maliit lang naman ang Santa Ursula. Makakalabas na tayo dito. Hindi naman tayo siguro lumalayo pa. Ano po yun? May meeting nga pala ako kay Robert ngayon. Kailangan ko siya makausap. May meeting po kayo ng boss niyo sa telepono?
Oo, video conference ang tawag doon. Dito ka lang, ha? Tawag lang ako. Sige po. Hello, sir. Kamusta po? Napatawag po kayo. Si Tere. Hindi ko po alam, sir. Nauna po siyang umalis sa akin. Pues hanapin mo. Kailangan ko siya makausap. Cannot be reached yung telepono niya. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Po? Hindi eh. Walang signal eh. Hindi ko siya makausap. Paano na po yan? Kailangan na tayong bumalik, Buboy. Kailangan ko makausap si Robert. Importante itong meeting ko sa kanya. Attorney. Pumasok na ako kasi nagmamadali ako eh. Si Attorney Terehu kasi gusto makausap ni Attorney Robert. Eh, hindi ho makontak kasi patay daw yung cellphone. Ay, maaga sila umalis. Namasyal sila ni Buboy. Dapat nakabalik na yun eh. Kanina pa sila umalis. Eh, saan yung kaya sila namasyal? Nandito lang sila sa Barrio Maulap. Dapat nakabalik na sila. Wala sila? Oh, no! Nawawala sa Ate Teresa at Buboy? Ay, naku, hindi ho natin masasabi yun. Baka lang ho na alu sa pamamasyal. Ay, sige, hanapin ko lang ho sila. Mag-Reggie, basta relax lang ho kayo dyan, ha? Kayang palitan yung gulo? Kaya ko. Kaya lang nagmamadali na ako. Late na ako sa meeting namin ni Robert. Sigurado kanina pa yung tawag ng tawag sa akin. Sige. May signal na po ba? Hindi pa nga tayo nakakalayo, Buboy. Baka doon pa banda yung signal. Sige, bilisan mo na. Sige po. Hindi ako pwede maghintay lang dito. Opo. Ang hirap na nag-aantay lang dito. Hanapin po natin sila. Kailangan may gawin ako, Starla. Baka kung ano nangyari sa mga anak ko. Mang Greggy, isama po ninyo ako. Makakatulong ako. Hilingin nyo lang na sana magtagpuan natin si Buboy at Ate Teresa, Mang Greggy. Sige na po, Mang Greggy. Greggy! Natatakot, Buboy? Hindi po. Kasama po kita eh. Sado ka naman bilib na bilib sa akin. Oo naman po. Idol po kita eh. Tsaka gusto ko rin po maging magaling na abogado. Katulad niyo po. Tsaka pagkasama po kita, alam ko pong walang mangyayaring masama sa akin. Parang pagkasama ko po si Tatay Greggy. Wala pa rin signal. Siguro kasi nasa loob na tayo ng gubat, kaya wala na makapasok na signal dito. Dilim na po pala dito sa gubat, Ate Teresa. Ano, natatakot ka na? Hindi po, ah.
Mag-Greggy, oh. Mag-Greggy. Mag-Greggy. Greggy. Magkatagabi sa inyo. Nakita niyo ba si Teresa? Ano po? Si Atorny? Ano nangyari kay Teresa? Hindi pa umuwi. Namasyal kasama ni Buboy. Hanggang ngayon, wala pa. Hindi rin makontakt ni Atorny Dexter. Ay! Nakita po namin kaninang hapon. Dumaan po doon, palabas ng barya maulap. Nakita ko nga ako kanina eh. Kasama yung bata, si Buboy. Pero hindi pa sila bumabalik eh. Malakas yung ulan doon ah. Ay, nga no? Sama eh. Santa Ursula yun ah. Pero kung hindi ako nagkakamali sa lugar yun, yung madilim na gubat. Madilim na gubat? Yun yung pinangalan ng mga tao doon sa... Sa gubat siya, may dulo ng Santa Ursula. Nakakatakot yung lugar na yun. Maraming tao nang nalikaw dyan sa gubat na yan at marami nang hindi nakalabas. Sabi-sabi, nangunguha doon ang mga tao yung gubat na yun. Ano ay hindi doon wala ang mga anak mo, Greg. Sige nga, tutuloy na ako. Mag-ingat na kayo. Okay, salamat! Ay, naku! Kung alam ko lang na may gintong mangyayari, sana hindi na muna ako bumalik para makatulong ako. Pipit yung pagsara ko ng bote. Nagulat lang po ako, Tita Reza. Uulan na, Buboy. Maghanap tayo ng masisirungan. Doon tayo sa nagpuna. Bilis, magkakasakit tayo. Tara, what happened to Tere? She totally missed our teleconference. Sir, hindi pa po namin nahanap si Attorney Tere. Pero ito na po. Humingi na po ako ng tulong sa barangay captain. What? Why did you do that? Sir, para mabilis namin mahanap si Attorney Tere. You imbecile! Sir? Alam mo ba kung anong ginawa mo, ha? Pinagmukha mong mahina si Tere sa lahat ng mga taga riyan. Did you even think about it, ha? A grown woman, a lawyer at that, nawala, naligaw, sa sarili niyang baryo? Paano pa siya igagalang ng mga tao diyan pagkatapos ng ginawa mo? Sorry po, sir. Well, I don't understand Tere also. Dahil lagi hanahanap ng paraan yan. She will always find a way to get in touch with me, lalong-lalo na kapag alam niyang may naka-schedule kaming teleconference. Sir, baka naman po. Ah. Sila sa baryo maulap. Sabi ba to? Pag ka lang? Okay lang po ako, Titere. Ikaw po, basang-basa ka na po. Mukha itindihin mo. Okay lang ako. Basta, hintay lang natin yung ito itong ulan para makapaglakad ulit tayo palabas dito. Delikado kasi kung nasabay natin itong ulan eh. Siguro naman... Sandali lang to. Sige po. Mang Greggy! Oh, Tok! Kamangan niyo sa paghahanap! Sige, Tok! Salamat! Ayan na. Sandali. Ha?
Oo, Buboy. Huminto na nga yung ulan. Pwede na siguro to. Hanapin natin daan. Okay ka lang? Dilim na po pala dito, Ate Tere. Akala ko ba kapag kasama mo si Ate Tere, hindi ka natatakot. Basta dito ka lang sa tabi ko. Kahit ano mangyari, huwag kang hihiwalay sa akin, ha? Okay lang tayo. Okay po. Hanapin natin yung daan. Okay po. Ano po yun? Alin! Wala yan, baka hangin lang yan. O ganito ang gagawin natin, ha? Kung saan ako tatapak, tignan mo mabuti, doon ka lang din tatapak, ha? Huwag kang lalayo sa akin, sa likod lang kita, ha? Kahit anong mangyari, kumapit ka lang sa akin, ha? Okay po. Sa kabila. Saan po tayo dadaan? Baka nga doon. Halika na. Sige po. Sunod ka lang, ha? George. Ah. Oh. Kung huwag ka na lang kaya sumama, baka delikado eh. Nako, Lena, huwag ka na mag-alala. Walang mangyari sa akin. At pangako sa'yo, babalikin kita. Dalhin mo to. Siguradong umuulan dun. Salamat. Mag-ingat ka, ha? Hoy! Ano? Nag-aalala ka dyan, ay maraming kasama yan. Ako, ang nawawala si Attorney Tere at saka si Buboy, ha? Ako, dapat nga ako mag-alala kasi mamaya may mabuo na naman kay Attorney Tere at saka kay Doc Phil. Sundan mo lang mabuti ko saan ako nakatapak, ha? Okay, bahala sa'yo. Huwag ka matitakot. Opo. Maraming salamat sa inyo, ha? Doon po, sir. Salamat. Opo. Ang Reggie, may bumili daw sa tindahan. Isang babae at isang bata. Takpo lang kotse. Sigurado ko sila yan. Ay, salamat. Doon lang pumunta. Oh, sige. Sundan lang natin itong kasada. Ha? Halos naikot ko na itong buong bari maulap. Sana kaya sila nagsuot? Lola Tala, please, tulungan niyo po si Nabuboy. Baka napano na sila. Lola Tala ko, tulong po.